behavior. Parang nagduda na agad ako na hindi yata makakasama ang office of the vice governor doon. Sa dami ng maligalig. Pero kanina po sa Entablado, tinanong ko po sa aking mga kapwa bukal, bakit ka walang award ang Sanggunian Panalawigan? Pero sinabihan po ako, meron din pong pagkilala sa Sanggunian Panalawigan. And the most showbiz award goes to the Sanggunian Panalawigan ng Batangas. Ba't ang daming palakpak? And the best Marites and Tolits award goes to the provincial government of Batangas. Ma'am Civil Service, pakisama po ang most showbiz and best Marites and Tolits award sa mga local government units. Kidding aside, ako ba talaga ang gusto niyong pakinggan ngayong umaga? O si Board Member Claudette Ambida Alday? Ma'am, ito po ang ating huling flag raising at linggo para sa pagkakataong ito na tayo ang acting governor and vice governor respectively. Total, ako'y nakapagbigay na ng mensahe nung isang linggo. Baka gusto nyo, kayo naman. Huwag nyo istorbin si Dr. Gerald Alday at nagre-review sa kanyang pagsasanay. Pinasasaya ko lang po kayo. Isang maganda, masaya at mapagpalang araw at umaga sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. To our distinguished board members, to our acting vice governor, senior board member Claudette Ambida Alday, to all our department heads, headed by Mr. Willie Racelis, to our chief of staff of the office of the provincial governor and head of the information office, Tita Abel Beasa, to all the departments who were recognized today as we commemorate our 122nd Philippine Civil Service Anniversary. Special mention to our Grand Slam winner, the General Services Office, Tita Paulette, masyado mong ginalingan. Give yourselves a big round of applause. To the Provincial Health Office, to the Provincial Planning and Development Office, as well as, nabanggit ko na rin po ang Provincial Planning, to the Provincial Social Welfare and Development Office for winning the grand prize of our songwriting contest. Parang hindi naman yata kayo handa. Parang lahat ng tumindig dito sa Entablado na sorpresa, pero kaming na nasa Entablado na sorpresa sa inyo. Meron pa kayong balloons at meron pa kayong bouquet of flowers. Congratulations. Speaking of our songwriting contest, nung isang linggo pa po, binanggit ko kay Ma'am Riza, ako'y hangang-hanga sa inyo. To be honest, from the heart, it's one thing that you work very hard, day in, day out, para sa inyong tanggapan, at isang bahagi ng inyong kagalingan ay ang inyong talento. Ang hirap na nga umawit, I know that for a fact, mas mahirap pa ang sumulat ng isang kanta o awit. At para awitin
ang inyong kantang isinulat ay pambihirang talento at katalinuhan po yun. As a matter of fact, I encourage Ma'am Risa and her good office na sana na tayo ay nasa bare months ngayon. Halos patapos na po ang unang buwan ng bare months, Setyembre. I would like to suggest that we have a Christmas carol writing contest. Kung ganyan karami at ganyan kagaling ang kawani ng pamahalaan lalawigan ng Batangas, ako'y nakatitiyak na ang susunod na Jose Marichan ay maaring manggaling sa Kapitolyo ng Batangas. At kung siseryosohin niyo po ang aking payo na magkaroon ng Christmas songwriting contest in time for the Christmas season and perhaps our Christmas party in 2 or 3 months, hindi lang po ako mag-aambag sa premyo kung mamarapatin po ng ating punong ehekutibo, sagot ko na po ang premyo ng Christmas Song Writing Contest, mapaganap lang ng Provincial Human Resource Office. Of course, to our HR, to the men and women of our Human Resource Department and our Civil Service Office, mabuhay and congratulations to all of you. Palakpakan din po natin sila. Director Lilibet Mahomot, congratulations po at maraming salamat sa inyong magandang mensahe kanina. To our Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, headed by Calito Castro and Ms. Fe Fernandez, sa inyong mga kasamahan, mabuhay din po kayo. Palakpakan po natin. Kami ay sumasaludo sa inyo sa sakripisyo na ibinigay po ninyo sa ating lalawigan, lalo higit itong nagdaang mga araw na tayo'y dinaanan ni Super Typhoon Carding. God is good all the time, and all the time, God is good. Ika nga ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., we may have gotten lucky at this time. Sa totoo, hindi lang tayo maswerte kung hindi mapalad po. Tunay ang nakasulat sa Biblia, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Sabi nga po ng ating pag-awit kanina ng HR office, yung inawit ng ating second placer, if I'm not mistaken, sa kanilang liriko ng kanilang invocation, Panginoon, kailan may di pababayaan. Amen? Amen. Ito po ang nararamdaman ng inyong lingkod. Matapos na tayo ay dumaan sa isang super o napakalakas na bagyo. Hindi lang sa ating lalawigan, sa Timog Katagalugan, sa Central Luzon. But despite being lucky and most of all blessed, unfortunately, not all of us were spared by Typhoon Carding. Meron po tayong mga kababayan, mga kapwa kawani sa pamahalaan, sa lalawigan ng Bulacan, na hindi nakaligtas sa malakas na bagyo. Kung kaya't
bilang kapwa kawani sa araw ng paggunita ng civil service anniversary at sa okasyon ng ating flag raising ceremony. Ako po ay humihingi ng kaunting katahimikan. Manatili po kayong nakaupo at tayo ay mag-alay ng panalangin para sa limang rescuers na nasawi sa Typhoon Carding, sina Ginoong George Agustin, Ginoong Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Gerson Resurrection, Narciso Calayag Jr. Maraming salamat po. May kurot po sa akin ito at makabuluhan po yung ginawa po nila para sa inyong lingkod. Sapagkat tanda-tanda ko po, nung gabi ng Linggo, ika-26 ng Setyembre, kaharap ko sina Kalito at si Miss Fe sa PDRRMO para sa aming virtual meeting ng tactical operations sa ating paghahanda sa Typhoon Carding. At ipiniliwanag po sa akin ni na Kalito at ni Miss Fe na ang unang layunin, pangunahing layunin, primary objective ng ating tactical operations ay ang kaligtasan ng ating rescuers, frontliners, first responders, at ang karamihan kundi man lahat ay mula sa lokal na pamahalaan. Just as important are the lives of our constituents, but more important is the safety and lives of those who will protect and save the lives of our citizens. Eh kung hindi po magiging ligtas ang ating mga kawani, sino pa ang liligtas sa ating mga kababayan? Kalaunan, nabalitaan po natin lahat, yun ang nangyari sa lima. Sa katunayan, kaninang umaga, sa aming Viber group chat ng Sangguniang Panalawigan, nagmungkahi si Bukal Arlene Magboo na kilalanin at kung mamarapatin ng ating Finance Committee, ng ating punong lalawigan, Governor Dodo Mantanas, na magpaabot ng gantimpala sa pamilya ng mga naulila, ganun din ng tulong sa mga lalawigan na naapektuhan, lubos na naapektuhan ng Bagyong Carding, tulad po ng Bulacan. Hindi nyo po na itatanong, ang inyong lingkod ay kalahating Bulakenyo. Ang nanay ng aking ina, sa madaling salita, ang aking lola sa ina, ay taga-Baliwag, Bulacan. May mga kamag-anak din po kami sa San Miguel, Bulacan. That's why I take this personal. At kung meron pong available funds, o kung may kakayahan ang Sangguniang Panalawigan na makapag-aproba ng donasyon, hindi lang sa Bulacan, kung hindi pati na rin sa mga ibang lugar na naapektuhan, ito'y aming aaprubahan agad. Tanda po namin, nung pumutok ang Bulkang Taal, isa si Governor Dan Fernando ng Bulacan
sa personal na nagpaabot ng tulong sa lalawigan ng Batangas, sa mga Batanggenyo, sa pamamagitan ng ating Governor Dodo Mandanas. Kung kaya sa palagay namin, tama lamang po na suklian po natin ang lalawigan ng Bulacan ng tulong tulad ng kanilang pagtulong sa atin at higit sa lahat ang pagkilala sa ating mga kapwa-kawani na nagbuhis ng buhay para sa kaligtasan ng iba at ng mas nakakarami. Yung ating panunumpa sa kawani kanina ay makabuluhan din, hindi lang sa buhay ng 5 rescuers mula sa San Miguel, Bulacan, kung hindi sa ating okasyon ng 122nd Civil Service Anniversary. Habang sinusundan po natin ang ating kasama sa harapan, hindi ko po maiwasan na bigyang emphasis yung mga katagang maging magandang halimbawa at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan. At ito'y inulit ni Director Lilibet sa kanyang mensahe kanina. Ito po marahil ang naging ambag ng 5 rescuers na kahit hindi na natin sila kasama, ang kanilang paglilingkod at serbisyo sa bayan ay mananatiling ehemplo at halimbawa na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating lahat. Hindi po biro ang magtrabaho sa gobyerno. Pwede naman po tayo magtrabaho sa pribadong sektor. Subalit, pag-araw, pagkakataon at panahon ng kalamidad, ng trahedya at iba pang mahalagang tawag ng tungkulin, tayo ang nasa unahan, tayo ang nasa harapan. Which leads me to the theme of our anniversary this year. Honing agile and future-ready servant heroes. Servant heroes. You can be a banker. You can be an entrepreneur. Maaring ikay nagtatrabaho sa isang department store o sa isang mall. Maaring ikaw ay pangpribadong negosyante, and you can also be called a servant. But more often than not, madalas kaysa hindi, ang nababansagang bayani ay ang mga naglilingkod sa bayan. Tayo yun, kayo, na bumubuo ng pamalaan panalawigan. You are not only servant heroes, you are living heroes in our society. Ang iba sa atin, tumagal na ng ilang dekada. Tanda ko, noong nakaraang weekend, binanggit sa akin ni Kalito, halos 3 dekada na ang kanyang paglilingkod sa ating bayan. Sa ilang pagkakataon, kinilala rin po natin ang mahabang ambag ng iba natin mga kasama sa lalawigan ng Batangas sa ating Kapitolyo. That alone have already placed you in heroes levels in our society. At ang katulad ko na batang mambabatas, batang naglilingkod sa ating lipunan, hindi ko po may tatanggi kung gaano po namin kayo ipinagmamalaki. And for that, we salute you and give yourselves a big round of applause. Palakpakan po ninyo muli ang inyong mga sarili. But wait, there's more.
We are not only celebrating recognitions and awardings, anniversaries and life, but we are also celebrating the birth anniversary of one of our Batangueño national heroes, Gat Miguel Malvar. Kung hindi po sa ating flag raising at civil service anniversary ngayon, ako po ay inaasahan sa lungsod ng Santo Tomas at bayan ng Malvar. Subalit, ang aming kasama, si Board Member Fred Corona, ang siyang kinatawa namin ni Governor Dodo Mandanas sa kanilang palatuntunan. And grabbing a quote from General Miguel Malvar on the occasion of our civil service anniversary, hayaan po ninyong ibahagi ko ang mga katagang ito. Huwag hayaang masayang ang lahat ng sakripisyo at ang nangalawang buhay ng mga nauna sa atin. Huwag sirain ang kanilang alaala. All of us will come and go as public servants in our provincial government. Some will only probably last for a year, but some will even last almost a lifetime. Sabi ko nga kanina, ang iba sa inyo, halos umabot ng 4 na dekada sa inyong paglilingkod sa ating pamahalaan. The younger generation of our provincial government is responsible to continue what you have brought and what you have fought for in our society. Nasa sa atin na mas bata ang mga kabataan ng ating pamahalaang pananawigan ang ipagpatuloy ang sinimulan at ipinaglaban ng ating mga nauna sa atin, mga nakatatanda sa ating tanggapan. We take inspiration from all those who have received an award and recognition today. Na balang araw, tayo naman ang tumindig din eh. I would also like to commend all the department heads, assistant department heads, officers of our offices and departments, because I believe not only are our personnel talented and intelligent, but they also take inspiration from your leadership. May it be exemplary behavior or outstanding performance, kahit ang pagsusulat ng isang awit, bahagi kayo. Lahat kayo nakasama ng ating kapwa kawani sa kanilang tagumpay. So once again, sa ngalan ng Sanggunian Panalawigan ng Batangas, ang ating mga bukal, bagong dating ang ating Pangulo ng Councilors League, si Board Member Melvin Vidal, kaming lahat ay bumabati, sumasaludo at higit sa lahat, nagpapasalamat sa inyong lahat. Mabuhay ang pamahalaang pananawigan ng Batangas. Makababalik na po tayo sa ating mga tanggapan. Magandang umaga po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Lahat daw po ng mga awardees kanina, akyat daw po sa stage para po sa picture taking. Lahat po ng mga naging awardees ngayon.